kinausap natin ang complainant na si Marian Leonardo. E nare-reklamo niya ang mismong nanay niyang si Maria Teresa Leonardo. And meron po silang tatlong taong gulang na anak na si Marian na nasa pangangalaga po ni Nanay Teresa. Kinakailangan iwan ni Marian ang bata dahil naghanap siya ng trabaho. Ngayong may trabaho na siya, ayaw naman daw pong ibigay ni Nanay Teresa ang bata dahil sa bagong kinakasama ni Marian. Nasa linya na po natin ngayon si Marian. Magandang umaga po, Marian. Marian? Marian? Magandang umaga. Po. Magandang umaga, Marian. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Kasama ko, ako po si Sharin. Kasama po natin si Congresswoman Ninia Taduran. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am, ito po nga bata po, nandun po sa pangangalaga ng nanay nyo at ayaw pong ibigay. Iniwan nyo lang po pansamantala yung bata dahil nga kayo po ay magtatrabaho dito sa Maynila. Tama po ba? Opo, dito lang din po sa San Pedro. Saan po, ma'am? Sorry? San Pedro, Pedro po. Ayun, San Pedro. San Pedro, Laguna. Okay. And ma'am, itong nanay niyo po, bakit daw po ayaw ibigay? Ano po yung pinaka-specific na dahilan kung bakit ayaw pong ibigay yung bata sa inyo? Ano pong kinakatwira niya? Sabi niya po kasi, iniwan ko po at kaya daw po. Sumama daw po ako sa lalaking squatter lang daw po. Tutol po siya sa live-in partner ko po ngayon. Kasi nakihirap lang daw po yung buhay ng bata, kaya ayaw po ibigay. Pero ano pong trabaho niyo, ma'am? At yung live-in partner niyo dati po? Po yung live-in partner ko po, construction worker po. Tapos ako po, grasada po. Saan po? Grasada po. Ah, sa online, online siya. Online, oo. So, matanong ko lang din dito kay Marian. Marian, ilang years mo na bang hindi nakikita yung anak mo at ilang taon o ilang buwan mo siyang iniwan sa nanay mo? Magwa-1 year pa lang ko po siya iniwan noong February po. So, sa loob ng mag-isang taon, dinadalaw-dalaw mo rin ba yung anak mo? Nagsusustento ka ba? Nagbibigay ka ba ng panggatas, pang-diaper, etc. dun sa bata? Dumadalaw-dalaw po ako sa bahay, ganun po. Pero hindi po nila pinapayagan na makasama ko po yung deep-in partner. Okay, alamin naman natin, ano, Marian, yung panig naman ni nanay. Kasi very unusual na hindi ibibigay sa iyo, anak mo yan eh. You're the biological mother, so ikaw ang dapat may karapatan. So, kumbaga merong valid reason, or alamin natin kung ano nga ba talaga ang dahilan bakit ayaw ibigay sa iyo ni Nanay Teresa yung anak mo. So, si Nanay Teresa Leonardo nasa linya na po. Magandang umaga, Nanay. Yes, ma'am. Good morning. Opo, kong Ninia po at saka Shirley. So, Nanay, nakakapagtaka naman po na siya po talaga ang nanay eh. Kayo po ay lola. Kung yes, tutuusin. Po. Pero bakit, ano po ba talaga ang rason? Bakit ayaw niyong ibigay yung 3 years old na anak ni Marian? Ma'am, actually ganito po yung nangyari. Hindi namin, ayaw namin ibigay. Last year, ma'am, November, nagumpisa na yan sa Parimara. Inom ito, inom doon. Iniiwan niya yung apo ko dito sa tatay. Ngayon, ang mga anak ko that time, nagtatrabaho po sila. Panggabi sila. So, ang bata na yan, iyak nang iyak mula 11 hanggang 3 in the morning na halos nangingiting na ma'am dahil hinahanap ang kuko niya. Ayaw dumili sa bote. So, ako naman nagagalit dahil sabi ko sa ama, ibalik mo sa nanay dahil siya talaga ang kailangan. Hindi, hindi namin mapatahan nung mga panahon na yon. So, hindi niya siya umuwi, ma'am. Tapos, one time, bumuwi siya dito. Nag-usap sila ng tatay ng anak, ng apo ko. Ngayon, pumayag sabi sa akin, tita, uupan na lang kami ng isang kwarto para doon na daw sila manirahan. So, pinayagan namin, tinulungan namin, pinadala namin electric fan, pinadala namin ng higaan kasi wala silang mga gamit.
So, para lang matahimik, ma'am, na gusto namin mabuo silang mag-ama, magpamilya. Anong ginawa niya, ma'am? Itong tatay ng apo ko, nagtatrabaho po yan sa Jollibee sa Pakita. Okay. Noong panahon na yon, ano po, sobrang ano, busy-busy, hindi siya nakaka ano, nakakapag-day off. Mm-hmm. So, ang bahay na inuupahan nila, one time, ginawa ng tatay ng apo ko, inuli sila, nahuli sila, nagiinuman sa loob ng bahay, kwarto. Nag-yoyosi, andun yung lalaki niya, kaya nag-usap-usap sila. Pinagpili niya ngayon, itong manugang ko, yung anak ko, kung sino ang pipiliin niya. So, pinili ni Marian ang lalaki na yan. Kaya nung kinabukasan, bumalik dito ang tatay ng apo ko, saka yung apo ko, iyak ng iyak yung lalaki, saka yung apo ko, iyak ng iyak. So, nag-decide kami, ano gagawin natin sa bata na to? Eh, hindi namin pwedeng itaboy, ma'am, kasi dugo namin na naman yun eh. Oh, hindi yeah. namin samano kung saan na siya, nagpapariwara na siya kung saan-saan. Ngayon, hello? Sige yes, po, pasagutin kaya natin si Marian. Marian, may mga matitinding aligasyon sa iyo ang nanay mo. Kaya ayaw na ibigay yung tapos. Ay, so, sige po. Ay, hindi pa ba tapos? Sige po. Pero, Lola, tapos wait lang ma'am. Po. Pasagutin muna na. Natin unti-unti itong mga lahat po ng mga issue na merong kinalaman po kay Marian para naman makasagot muna siya bago niyo po ipagpatuloy. Sige po. Okay, Lola po, Teresa. Opo, sandali lang po. Sige, Marian. Ma'am, first of all po, simulat sa pool pa lang po talaga, hindi na po talaga kami okay ng mama ko. So, paano po niya po nalaman na nangyayari sa amin nung dating tatay ng anak ko po? Hindi, ako po yung anak niya, bakit hindi po ako yung unang tinanong niya kung ano pong nangyari sa lahat? Bakit yung tatay, yung hindi pa po niya kaano-ano, yun pa po yung pinanigan niya at pinaniwalaan niya? Hindi niya po ako binigyan ng pagkakataon mag-explain? Hindi nga po siya pumupunta dun sa apartment na sinasabi niya po. Opo, totoo po yung pinapili po tayo na ako. Pinili ko po yung ngayon yung live-in partner ko po. And I'm proud of it kasi mahal ko po siya eh. Hindi, tapos po, eto nga po, sinasabi po nila, kesyo mahirap lang daw po itong pinili ko. Wag na wag daw po kami magpapakita sa kanila. Ganyan, kasi squatter nga lang daw po to. Ano daw po mabibigay na itong magandang buhay sa anak ko po. Pero kung papipiliin ka, Marian, yung anak mo o itong live-in partner mo? Po? Kung papipiliin ka, yung live-in partner mo o yung anak mo na 3 years old? Anak ko po, syempre po. Yun ang magandang sagot. So, nanay, balikan natin yes, ulit si Lola. So, Lola Teresa, ma'am. Ang sabi niya, ang anak naman daw niya ang pipiliin niya. Yes, hindi ma'am. Naman yung live-in partner. Ma'am, yung totoo niyan, ma'am, anytime ang anak niya, kaya nang ibigay sa kanya. Basta, ang sinasabi namin, ma'am, na kaya niyang bigyan ng magandang kinabukasan at hindi niya nasasaktan. Yan lang po ang ano namin sa kanya. Kasi ang anak niya, hindi namin pinagdadamot, ma'am. Willing na willing po kami ibalik sa kanya ang bata. Basta, magpakatino siya. Okay, sige po. Lola, tsaka itong si Marian, kailangan itong ano na MSWD ang yes, mag-assess, mag-evaluate kasi bibisitahin niya, pupuntahan talaga kung talagang kasi both sides may mga allegation eh. So nasa linya po ng ating komunikasyon si Fatima Otor, ang head ng CSWDO ng San Pedro, Laguna. Ma'am Fatima, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Idol, magandang umaga po. Opo, Kong Ninya po, tsaka si Sherry, kami po muna ang pansamantalang humahalili kay Idol. Okay, okay po, okay lang po. Opo. So, Ma'am Fatima, napakinggan nyo naman yung panig ni Mary Ann at tsaka ni Lola Teresa. Ang maganda po siguro nito, kayo nang mag-assess, puntahan nyo po. Kailangan na po ang inyong intervention una gusto dito. Ko pong malaman yung saan po yung address nila sa San Pedro. Bibigay po namin ma'am off-air po. Off-air na lang po, opo, sa San Pedro Laguna yung kompletong address. Mm-hmm. Wag na lang pong on-air. Sino po ang sino po ang nakatira sa San Pedro? Si Lola po ba o itong
Nanay, parehas, parehas po, ma'am. Parehas po sila nasa San Pedro. Opo. Yes po. Opo. Ngayon po, yung parehas din naman po may allegation and sabi naman po namin kaila nanay na hindi po sila yung dapat mag-assess kung meron po bang kakayahan yung nanay. Dapat kayo po, ma'am, ang bumisita po doon or imbitahan po natin sa inyong tanggapan para po malaman po natin kung kanino po yung pinaka best yung welfare po ng bata. Okay. Yan po yung tinatawag namin, Papa. So po dyan, parenting capability. Titignan po natin ano po ang kakayahan ni nanay, ni biological mother. At bakit, titignan din po natin bakit hindi naging may ganong pagtingin si Lola sa kanyang sariling anak. So, atin po yung i-assess, i-validate. May home visitation po tayo. Meron din po tayo, syempre, tinatawag na pagtatanong-tanong sa mga relatives sa tabing bahay. Alam nyo, hindi lang naman po kami nagpo-post sa kanilang sagot. Kami po ay nag-i-interview din at kumukuha kami collateral interview sa mga kapitbahay at nakakakilala sa kanila. Pero ma'am, ang sister po nito is iimbitahan po natin. Opo, iimbitahan po. Naman po. Opo. Both parties, ano, ma'am Fatima. Opo, kami po ay nagkakaroon ng case conference diyan pagdating po sa custody ng bata. Iimbitahan din po dito, ma'am Fatima, yung biological father po nung bata. Ang sa amin po ay makita po muna namin yung po si Lola at saka po yung si nanay ay amin pong mapanyayahan and then susunod po namin ito pong father ng bata. Okay po. Ma'am Fatima, maraming salamat po. I-coordinate po namin ito para po makapunta po sa inyo. Yes, ma'am. Ang gusto lang po namin makuha kagad yung address nila. Yes po. Ma'am, bibigay po namin off-air. Huwag niyo pong ibababa. Kakausapin po kayo sa staff namin. Thank you, ma'am Fatima. Otor, ang head po ng CSWDO ng San Pedro, Laguna. Nanay? Yes, ma'am. Oo. Nanay Teresa, gaya nga po ng sinabi ni Ma'am Fatima ng CSWDO, yes, hindi po kayo ang masusunod kung ano po ang nararapat po para sa bata. Alam po natin na kaya po nating ibigay yung pangangailangan ng bata na hindi po maibibigay. Hindi po maibibigay nung nanay, pero it's up to the CSWDO po ng San Pedro kung kanino po mapupunta ang bata. Okay po, ma'am. Okay po, nanay. So, ganito po ang gagawin natin, nanay. Antayin niyo po yung tawag ng CSWD o para kayo po ay maimbitahan sa kanilang tanggapan. Okay, ma'am. Yes, okay po. And ganun din po si Ma'am Marian. Antayin niyo po yung tawag ng CSWD o para kayo po ay mag-undergo po ng assessment po. Okay. Salamat sa inyong dalawa kay Nanay Mary Ann at saka sa kay Lola Teresa. Si Lola Teresa parang batang-bata pa dyan, no? Oo. Sa picture. Parang magkapatid lang sila. Anyway, sana maayos. Sana maayos silang dalawa kasi mag-lola, nanay, tas involved pa yung anak. Yun ang mahirap eh. Feeling ko naman kung means maayos pa naman po. Lalo na't mag I think so. Oo naman. Kasi meron ng intervention ng CSWDO. Alright. At ngayon naman, mga kapatid, Maring MJ, ano ang sabi ng ating mga eto na, netizens? Okay. So, Kong Ninya and Sherry, hati yung mga netizens natin ngayon. May kampi kay Lola, may kampi kay nanay. So, umpisahan na po natin si Jessica Loy Olaguera. Sabi niya, nanay ka, dapat alam mong pakiramdam ng anak mo lang nanay. Tsaka nay, wala kang pake kung pinili ng anak mo. Taong mahirap. Ano bang mali kapag ang asawa ng anak ay mahirap? Gigil ako sa nanay neto. Aanhin mo ang pera kung di ka masaya, di ba? May hugot si Jessica. Napansin nyo? At eto naman, eto sabi ni Manny, nisid, kunyari lang yan, pipiliin naman niya yung live-in partner niya. Kasi, ang sinasabi ng iba nating mga netizen, ano, eto, sabi nga nila, oy Lola, ibalik mo ang bata sa nanay dahil Lola ka lang. Yan ang sabi ni Benji. Pero yung iba, sinasabi ni Charina Valenzuela, mali din naman pala yung nanay ng baby. Kasi iniwan niya yung anak niya kahit nagpapadede pa siya. Pabaya ka din pala na nanay, kahit ano pa ang pinagkakabalan mo, di mo pwedeng irason ng trabaho sa pag-aaruga ng anak mo. Walaro kapantay ito. Pero, just to close this, no, Kong Ninya and Shari, ang sabi nga ng iba, tingin nila itong reklamo na ito, madadaan nila sa mabuting usapan at mahinahon na usapan. So, yun ang roundup ng ating mga netizen. Back to you dyan sa studio! Salamat, Maring MJ!